Isa po sa mga hinahanap natin sa mga taong nakakasama natin sa pagsasakatuparan ng mga gawain natin ay ang pagmamalasakit. Ang gandang imbitasyon sa atin ng mga okasyong aking nabanggit o ng mga pagkakataong aking nabanggit. May mga kapatid tayong nasalanta, may mga kapatid tayong nangangailangan, at bilang kasapi ng sambayan ng Kristiyano, dapat maramdaman nila yung ating pagmamalasakit. Pagmamalasakit na kusang loob, pagmamalasakit na bunsod ng ating pagkakita ng pangangailangan ng iba. Upang maisakatuparan, hindi lamang ang pananagutan natin bilang Kristiyano, kundi upang maisakatuparan ang kabutihan na inaasahan sa atin sa mga panahong ito. Ang mabuting balita ngayon na ating narinig ay hindi lamang pagpapatuloy ng mabuting balita kahapon, ang talaang kanan o kung tawagin ay genealogy ng ating Panginoong Hesus o yung kanyang pinagmulan. Ito ay nagsasalaysay din ng kaganapan sa likod ng pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Maaari natin pong tingnan ang ginawang pagpili kay Jose bilang gawa ng pagmamalasakit. Una, ito ay pagmamalasakit sa kapwa. Si Maria, ayon sa mabuting balita, nakatakda ng pakasal si Maria at si Jose. Subalit natagpo ang nagdadalang tao si Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu. Ang batas sa lumang tipan na angkop sa naging kaganapan sa mabuting balita ngayon ay matatagpuan sa Deuteronomy chapter 22 verses 23 to 27. Hinggil sa isang babaeng nakatakda ng pakasal, subalit natagpo ang hindi na birhen bago pa man ikasal. Ito ay nagtatakda ng parusang kamatayan, lalo't higit pa para sa babae upang alisin ang kasamaan sa kanilang kapulungan. Ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasa niyang hiwalayan ito ng lihim. Dito makikita ang malasakit ni Jose kay Maria. Ang pagpapasya ni Jose na hiwalayan si Maria ng lihim ay hindi bunsod ng personal na galit o paghinanakit kay Maria o ng pagnanais na makapaghiganti, kundi bunsod ng kanyang pagmamalasakit sa kanya. May malasakit siya kay Maria sapagkat may pagmamahal siya sa kanya. Kaya naman maganda ang kalooban niya para sa kanya. Hindi kapahamakan kundi kabutihan ni Maria ang tanging hangad ni Jose para sa kanya. Ikalawa, itong pagmamalasakit na ito ay gawain bilang pagtupad sa kalooban ng Diyos. Isinalarawan si Jose sa mabuting balita bilang matuwid na tao. Sa kultura at tradisyon ng isang Hudyo, maituturing na matuwid ang isang tao kung naisakatutuparan niya ang mga batas na iniaatas ng Diyos sa mga partikular na katatayuan. Sa pagkakataong ito, ang anghel mismo ng Diyos ang naglahad kung ano ang dapat niyang gawin. Sa pamamagitan ng isang panaginip, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat siya ay naglihi sa pamamagitan ng banal na espiritu. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo ay sinabi ng magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria. Dito ay masasalamin na higit sa kanyang sariling kagustuhan, ang tinupad niya ay ang kagustuhan ng Diyos, kahit ito ay nababalot sa hiwaga. Alam ni Jose na higit kanino man, may pananagutan sa Diyos na dapat niyang isalang-alang at tukdin. Sa pagdiriwang po ng 50 taon ng Arsidiosesis ng Lipa, maaari nating makita ang iba't ibang mukha ng pagmamalasakit sa kapwa. Sa kambal na trahedyang hinaharap lalo't higit ng mga Batanggenyo, hindi lamang ang pagsabog ng Bulkang Taal, hindi lamang ang COVID-19, ngayon ay ang mga kababayan nating naapektuhan ng Bagyong Odette, lalo na po dyan sa bahaging Cagayan de Oro, Cebu, Bohol, Surigao, at marami pang
bahagi na ngayon ay hindi natin alam ang kanilang katayuan. At sa mga nakakasalamuhan nating maliliit araw-araw, sana'y maging litaw na litaw ang damdaming may pananagutan tayo sa kapwa. Sabi nga, hindi lamang tayo nabubuhay para sa sarili, tayo ay may pananagutan sa isa't isa. Kaya kinakailangan natin ang pagtutulungan at pagmamalasakit na ipinamamalas sa iba't ibang pamamaraan. Ang pagmamalasakit ay nasusukat hindi sa laki o liit na ang ipinagkaloob, kundi sa lalim at lawak ng pagmamahal sa kaakibat ng pagbibigay. Gayon din man, makikita din natin ang pagmamalasakit na gawin ang kalooban ng Diyos, lalo't higit sa bawat yugto ng kasaysayan ng Arsidiosesis ng Lipa. Sa samasamang paglalakbay ng lokal na simbahan ng Lipa, iisa ang diwa na kumikilos at pilit hinahanap ang kalooban ng Diyos. Salamat sa mukha ng pagmamalasakit sa kapwa. Salamat sa pagmamalasakit na gawin ang kalooban ng Diyos. Sa magkatambal na pagmamalasakit na ito, maaari nating sabihin kay ganda ng sambayan ng Diyos sa Arsidiosesis ng Lipa.